Hi guys! Good morning! Di ba? Lakas natin ng energy guys kasi today's video mapapa-energy talaga tayo ng sobra. Kanina pa ako daldal ng daldal dito sa asar ko. Totoo lang. Nakikita niyo yung mga galon-galon dyan. Ano naman, pagkadami-daming galon. Ayan, yung galon na yan. Oh, tambak lahat yan. Hindi mo pwedeng ano yan. Hindi mo pwedeng itaapon yan. Kasi pag tinaapon mo yan, patay ka. Yan. Tama ba yan? Yan. Lay, puro basura eh. Puro basura eh. Ayoko ng ganito. Yung marami kang maglilinis ka tapos puro basura nakikita mo. Gusto mong itapon pero di mo maitapon. Paano mo gagawin yan? Hindi pa lang yan, guys. Guys, no, kung naiyak na daw ako. Mabigat kasi sa loob ko, guys. At lagi kong inaano sa sarili ko na sana dumating yung time na magkaroon ba ako ng sariling bahay. Hindi naman ako nangangarap. As in now. Pero if ever man, kahit hindi ko bahay, kahit bahay niya or whatsoever. Basta, ang gusto ko lang sana, yung nagagalaw ko yung gusto kong galawin. Na itatapon ko yung mga dapat itapon na hindi naman karapat dapat na nasa bahay. Kasi the more na marami kang gamit, the more naman na mawawar siya kung utak mo. Imbis na mayroon kang peace of mind, mahirap guys. Hindi ka pwedeng magtapon or what. Hindi pwede talaga pwede. Pero sa side ng asawa ko naman, it's okay. Wala problema sa kanya kung magtapon ka or what. Kasi ultimo mga ganito. Although, sige, sabihin natin, nagtatabi siya kasi, yan naman ang rason niya eh. In times of need, ano daw, meron kang makukuha or gagamitin. Although, sabihin natin, sige, kasi ganun din naman ako eh. Kung alam kong reusable pa siya at pwede pa siyang gamitin, it's okay. But, pag sobrang dami na, not good naman. 2, 3, 4, enough. Huwag naman yung sobrang dami na tambak na, tapos, buti sana ko siya naglilinis. Siya sa sana nagliligpit. Ako naman. Kaya, alam niyo yun. Hindi ko alam mo bakit. Asawa ko din ang problema. Iwan ko, ganyan siguro ang pagtanda or what. Pero, wala akong ibang hinahangat sa sarili ko, kundi nag-asawa ako to have my own house. Hindi naman sa one click, no, kasi alam ko naman ang sitwasyon, naintindihan ko naman ang sitwasyon ng asawa ko. Magkaroon lang ba ako ng kahit maliit na bahay na para alam ko na akin yun, na pwede kong galawin yung gusto kong galawin. Hindi kagaya nitong bahay na to. Yung bahay na to, alam nyo ba? Parang sampal sa akin eh. Sampal talaga, guys. So, yan guys. Ay, pasensya na kayo ha. Ayan, nag-umpisa na ako maglinis. Hinayaan ko na lang yung robot na maglinis. Dito sa loob ng bahay kasi maglilinis ako sa balkon. Hindi ko nabibidyohan yun guys. Maglinis ako ng balkon and then after, linis na siya. Dito sa part na to, hindi ko muna siya lilinisin. Kasi tapos ko nilinis ko isang araw eh. So, dito muna kasi the more important kasi to. Tsaka yung toilet dun and the balkon. Yan kasi ang pinaka tsaka yung kusina. So, yun lang ang masasabi ko. Kung meron man kayong comment for, alam yun na, to help. Ano, mingin ako ng tulong. Diyos ko po. Mababaliw ako. Tutulo. For my mentality lang, guys. Ayaw nila akong pagtrabahuin. Tapos pagdating sa pera. Hirap din. Ay! Diyos ko. Ayaw ko may stress sa buhay. So, yun. Hindi ko na papakita sa inyo guys yung the way maglinis kasi lagi-lagi naman sa vlog ko yan. Diyos ko, pakasabi nyo sa akin, ano bang ginagawa ng vlogger na to? Puro naman linis. Alam namin, masisipag ang mga Pilipino. Pero wag na guys, hindi ko na yung video yun. Ano na lang, videohan ko na lang pagkatapos ko yung linisin para makapagdire-diretso kong linis. Kasi pagkatapos na mag-vacuum nun, mag-ano na ako, mag-rest din siya, mag-charge siya, and then mag-map na rin siya mamaya. At ako maglilinis din ng salamin. And everything, mamaya doon sa balkon. Kasi yung pinaka the more important, the balkon. Kaya kailangan, gusto ko talaga linis yan.
na hindi, wala silang makita na super duper daming kalat. Kaya lahat yan, lagay ko sa gilid. Kung pinakailangan transfer ko doon sa balkon namin, ta-transfer ko talaga sa balkon namin. Huwag siyang magsanita kung ano-ano, at kung hindi, siya mismo ang gagawa. Pagod na ako eh, nakailang linis na ako. Tambak naman. Linis ako, tambak na naman. Sarap magreklamo. Yeah, guys, mag-start na ako, guys, no? See you later. One eternity later. Guys, hello, hello, hello. Ay, natapos ko na siyang head. Malinis, pero parang medyo dark pa siya, no? Kasi mamaya pa yan siya kasi basa pa yan siya. Hindi ko na masalo siyang kinuskos. Basta nilagyan ko siya ng Clorox. Tapos, dati kasi, lahat-lahat ng singit yan, binabras ko yan siya, dati. Ngayon, wala na, pinadaanan ko na lang ng walis, Clorox, tapos walis. Tama na yan. Wala din naman silbi. Tapos, may hinanakit ang naglilinis, ha. Ayan, o. Pero pinag-iisipan ko kung saan ko to iahagis, itatago, or ewan ko, kung saan ko yan siya isisiksik ngayon. Ngayon, tapos na yung floor. Ngayon, mamaya, didiskartehan ko na lang yan kung paano maging good looking dyan. Kasi tingnan nyo naman, parang, hindi naman kami namamasura, kasi bawal nga mamasura, pero ang bahay namin, puro basura. Diyos ko. Na. Yan ang pinakamahirap ngayon. Ngayon, guys, yung paglilinis ko, kasi, para mas mapabilis ako, tinan nyo, 30 minutes, wala pang 30 minutes, tapos na ako sa balkon namin. So, later on, or, hasunod ko na lang linisin dito sa kusina. Ang pinaka-importante lang kasi naman talaga, kusina, totoo, importante, pero, dito sa sala namin, pag-rest lang muna yung robot at magmamap siya dito. Ito, iaano ko to, lulukutin ko yan siya. Para mapamap na dito sa lahat. Alis naman, malinis naman yung ano niya. Malinis naman niya itong yung carpet. So, map na lang. Bismillah. Kasi magpapairap na. Kaya natin maglinis. Baka sumabog ang bilang natin. Magsumbasan kami dalawa. Iwan ko lang. Yung mga nakakadanas ng ganito, guys. Sila yung makakaintindi sa akin. Yung mga nakakaintindi sa side ng biyanan ko. Sila lang din makakaintindi. Pero ako talaga, guys. Honestly, Allah knows talaga, I'm doing my best. Alam kong pasaway din ako, no? Alam kong matigas ang ulo ko, alam kong rebellious akong tao, pero pag ginaganito na talaga ako, yung alam mong feeling mo, hindi wala kang, alam, basta iba-iba yung pakiramdam ko talaga. Hindi ko alam. I am cleaning the house, I am cooking the food, I am washing the clothes. Just, you know, just like responsibility. Parang responsibility ko kailangan kong gawin. Hindi pwedeng hindi ko kailangan gawin. Kailangan kong gawin. Because if you're not doing that, there's someone will, you know, react. Eh, sila na lang kaya ang gumawa. Pero no. Because ang laging kong inisip sa sarili ko, nag-asawa ako, kailangan kong tanggapin lahat. Although, alam ko na kapahangasan, hindi ako nag-isip siguro, nag-asawa ako, basta nag-asawa ako, nag-asawa na lang talaga ako. Pero nandun, wala namang problema sa asawa ko, guys, kasi pag sinabi kong ganito, ganito. Pag sinabi kong ganyan gawin ko, ganyan ang gagawin ko. Na ano lang siya konti, gets niyo ba ako? Medyo hadlang lang konti yung ibang desisyon ko sa buhay, kasi nga dahil sa nanay niya. Kasi once na, ang nanay din naman yung kalaban niya. And one thing, they really love their mothers. They're respecting their mothers. Although alam ko yun kasi I am reading some of the, you know, verses or watching videos of, you know, mga about sa Islam, about sa Muslim, on how you should respect your mother or your parents, you know. Hindi ko nagagawa to sa parents ko, actually. Pero here, I don't know if this is Allah
way for me to, you know, to realize that I should be respect both my mother and mother-in-law, my father, mother-in-law, like that. And also my husband. Ako naman kasi yung tipong tao na hindi agad-agad sumusuko. I'm trying my best naman po na to be, ano yun, ay mag-adjust ako na mag-adjust sa sarili ko. Hanggang kaya ko mag-adjust sa sarili ko, adjust ko sa sarili ko. Although I know that it's very hurt na inside here. Ganun kasi ako. Pero for the instant na ganyan yung ginagawa ko, and then there's something also bad talking about me, hindi ko naman chinichismis yung binang ko dito. I'm just sharing. Mabait naman yung binang ko kung tutusin. Pero bakit hindi ko siya mag-gets? Why? She's a very, very, very religious woman. She is a very, very, very faithful woman. But the problem is, nanay lang talaga siguro siya. Na she always thinking about her son. But her son is already married. Had already wife. Who would take her off, diba? Pati naman siya inaalagaan ko. Parang alam yung question mark sa sarili ko ba? Bakit ganun? Hindi ko siya mag-gets. Kasi ang alam ko, pag nag-asawa ka, you should be separate to your parents, or you can live with the parents, but the in-laws should not be, you know, interfere or makialam. She could help, she could advise, she could tell something that is, I know na, alam ko naman na para sa amin talaga mag-asawa yung sasabihin niya sa akin, which is good. I appreciate it much, but wala naman yung masyadong sobra. Nakakala mo, siya na ang asawa. Diba? No. Hindi ako ganun. And please, wala na, pinagdadasal ko na lang kay God na sana bigyan pa ako ng more patience pa, to understand everything. Ay, hindi ko talaga alam, guys. So, ayan, guys, mag-start na tayo. Iayos ko na yung aming balkon. Papakita ko sa inyo, guys, later, after. Hindi ko nabibidyohan yun, ha. Ito, tapos dito, ganyan. And yung mga carpet namin, i-ano ko na rin, tatanggalin ko na kasi magmamap na yung ating, nakapag-charge na siya eh. Full charge na siya. Ayun siya, oh. Ayan. So, full charge na siya. So, I need to, pangalan yan, magmap na siya dito, guys. Pero, magpunas-punas muna ako sa mga ibabaw-ibabaw, lalo dyan, sa ilalim doon, kasi, ano pa yan dyan, alikabok, hindi niya nakukuha. So, punasan ko muna lahat yan, and then after, magmamap na siya, guys. But before that, doon muna yung imamap niya sa bandang dalawa doon sa may hallway. Para later dito. Tama. Grabe, nung oras na 11 na. Ito, di ko talaga lubos na palain. Punong-puno ng basura yung balkon namin, guys. Grabe. Di ko alam kung paano ito, ano. Ay, mapaupo na nga. Pagod na ako. Liligpit ko lang yun nandoon, eh. Mamaya papakita ko sa inyo.
sa akin. Pagsalitaan mo na ako lahat-lahat. Pero yung ganitong bahay, naku, yung kulam. Yan. Malilit na ba to? Sige, ilagay natin dyan. Baka kailangan pa. Ganyan. Okay? And then after that, next na tayo. Ito, lagay ko na lang dito to kasi baka kailangan pa namin yan. Ito mga to, ito na problema ko ngayon. Kasi kailangan kong iligpit itong mga to, guys. Bali, ito pa lang yung ano, ha? Siguro pang third batch na yan siya. Yan. Pang third batch na yan. Marami na talaga akong naitapon. Totoo lang. Kaya ng umaga, nagtapon ako ng mga plastic, yung maliliit, yung mga water bottle. Hindi ko ma-imagine. So later, titignan ko kung anong magagawa ko sa part na to. I'm gonna put maybe a little table here. Para itong lahat na nandito, mawawala yan. Magiging clear yan. Kasi mamaya, i-ano ko na lang. Ayusin ko muna lahat-lahat. Tapos, yun, ibibidyo ko na lang siya mamaya, ha? Kasi next na ito, kusina naman ako. Inshallah, may sipag pa ako nung oras na. One eternity later. Hey guys, update po tayo. Ayan, bubulag. Bumulaga na ako sa inyo guys. Tapos ako naligo. Pagkatapos ko naglinis ng buong bahay. Hindi naman buong bahay talaga. Yung kwarto namin hindi ko pa natapos guys. So, bali, lahat ng toilet, yung banyo namin, yung toilet na inanuhan ng asawa ko, ginagamit niya. And then the toilet na ginagamit namin ng binan ko. Natapos ko sila nalinis. Pero hindi yung linis as in super duper clean talaga. Parang tidy up lang. Linisan yung mga dapat linisan. Yun. And then, nakapag-map na ako. Naayos ko na sa balkon. Tara, ipapakita ko sa inyo, guys. Ayan na nga, guys. Napasensya na. Haba na ng video ko. Yung pala, hindi pala nakarecord. So, yan. Ganyan na yung itsura niyan. Yung dati na marami mga galon-galon dyan. Yung mga nandyan. Tinanggal ko, nilagay ko dito. Tsaka nilinis ko na yan dyan. Oh, ganyan na siya. Yan, hindi matatanggal dyan lang yan. Tapos, nilipat ko lang. Yan. Oh. Tapos, itong mesa na maliit na to, galing to doon, yung sa malaking dito, oh. At least, diba, mas price ko siya tingnan. Ito naman, dati ko nakikita nyo yung mga ano dyan, yung pang-spray. Yan yon, yan. Nilagay ko na yan dyan. Tapos, ito na yung pinaglalagay ko dito, mga maliliit na halaman. Oh, diba? Yan, itong malaking table na to, this is from ginagamit ko dati doon nagko-computer, so yun na lang tinira ko dyan, dito nakalagay yung laptop ko, tapos yan na lang, wala na, hanggang dyan na lang talaga siya kasi overloaded din naman talaga. Ito hindi ko pa nalinis itong mga to, eh, never mind, anuhin ko pa, nang pupunasan ko na lang yan siya. Then dito naman sa ano guys, yan dito, oh, diba, nilinis din naman niya, wise. So, yung laptop ko doon na nakalagay, oh. Okay. Same pa rin naman yung arrangement ng upuan. Ayan. Para maaliwalas lang siya tignan, eh. Oh, tingnan mo. Dinikit na naman niya dito to. Ito, hindi ko siya dinikit dito, eh. Never ko to dinikit dito, oh. Pinakialaman na naman niya. Dinikit na naman niya. Yan ang ibig kong sabihin. Na, if bahay mo talaga, hindi mo talaga ano talaga, pag hindi mo bahay pala wala talagang paki pag hindi mo bahay, kaya yan,